Good morning mga idol. So ito na, babiyahe na tayo. Pupunta na tayo sa Enchanted River tsaka sa Tinoy Ann Falls. Medyo na-late yung alis ko mga idol. Napasarap yung tulog ko. Plano ko sana alas 3 ng madaling araw sana tayo aalis. Pero ngayon alas 7 na. Na-late tayo. Hindi na siguro tayo mag-swimming mga idol sa Enchanted River at Tinoy Ann Falls. Magpipicture na lang tayo dahil ito yung nangyari sa balat ko mga idol. Nagka-sunburn ako. Sobrang sakit ng balat ko mga idol. Parang prinito. Sobrang pula. Sa sobrang excited ko kahapon mga idol, hindi na ako nakapag lagay ng sunblock. Tapos nakalimutan pa natin yung back ride natin. Hindi natin nasama sa island. Sorry, nakalimutan kita. Sa ano ka nalang magpicture? Sa Enchanted at saka Tinoy Ann Falls. Sorry, nakalimutan kitang dalhin. Sobrang excited ko. Okay mga idol, so ito na. Larga na tayo. Babiyahe tayo ng mahigit isang oras going to Enchanted River. Then Tinoy Ann Falls from here 2 hours. Okay, let's go. Grabe mga idol, sobrang sakit ng balat ko. Pag dumidikit sa damit, sobrang hapdi. Nasunog, nagka-sunburn talaga tayo. So sobrang excited mag-swimming. Nakalimutan ko ilagay yung sunblock natin. Yung back ride natin, naiwanan din natin sa motor, hindi natin nadala. Nagtatampo na yan, ang layo daw ng biyenahe niya, tapos hindi siya kasama sa island. Laking puno oh. Wow, ang laking puno. Okay, dito na tayo. Bislig City straight ahead, Enchanted turn left. So dito tayo. Kaliwa tayo. Turn left. Okay, so 10 km from here nandun na tayo. Siya nga pala mga idol, hindi ako bisdak, tinuod na bisdak, pero kabalo ko magbisaya gamay o sabot gamay na bisaya. Kay duha ka tuig man ko di rin na-assign sa Iligan, Lanao del Norte o sa Cagayan de Oro City. Duha ka tuig ako diha nagpuyo. Ambot ra mga idol kung sakto ra nga kung pag bisaya. Wala akong kabalo kung sakto. Pero kasabot ko gamay. Magsinabuta kahit na mag-istorya kag Bisaya, makasabot man ko. Okay, so hapit na ta mga idol. Okay, sana ba? Walay signal dire. Walay signal. Wow,
Look at that nature. This is why I ride. This is the reason, mga idol. Mapupuntahan mo kung ano yung gusto mong puntahan. Makikita mo kung ano yung gusto mong makita. With that, kailangan may budget ka rin syempre, at eagerness at determination, perseverance na mapuntahan mo yung lugar na pagkalayo-layo katulad nito. At dapat chill ride lang. Hindi natin pwedeng madaliin yung biyahe natin. Baka hindi na tayo makauwi sa ating bahay kapag binadali natin yung biyahe. Good morning. Ah, bukas po. Enchanted, masunod mag enchanted. Opo. 100 per head ang atong entrance fee, sir. 100. Pero all enclosures na siya, wala na milang bayaran. Then, dali lang ang registration of payment. Mag check din pa dito o sanitize. Sige po. So, pwede ra dito na lang. Saan magbabayad dyan? Dito po. Andyan. Andito na tayo, mga idol, sa loob ng Enchanted River. So, maghahanap lang tayo ng parking. Hello. Saan yung parking na ito? Aray. Ayan ito. Parking! Okay. So, yung parking is... Pwede na siguro dito para hindi maulanan yung motor natin in case na umulan. Ah, yes! May mga ilang turista pero konti lang. Okay, so mag-ayos na tayo at pupunta na tayo dun, mga idol. Mag-shuttle pa pala, mga idol, galing sa pinag-parkingan natin. Susunduin tayo ng shuttle dito. Then nahatid na tayo doon sa mismong Enchanted River. Okay, we are here. Aba na tayo. Aray. Okay, so yung mga kasama natin, Enchanted River Service Shuttle. Okay, mga idol, so pagpasok natin dito, ito na siya. Wow. Wala, ang ganda. Wala. Wala, blue, blue. Wala. Ang ganda. Ang daming isda. Oh, ang galing. Lalim niya, kitang-kita yung ano niya, yung nasa pinakailalim niya sa sobrang linaw ng tubig at blue siya. Grabe, bakit kaya kulay blue siya? Ay, hindi naman siya ano, hindi siya tubig, alat. Hindi siya, yung tubig niya hindi galing sa ano, sa dagat. Galing to sa mga bundok. Pero kulay blue talaga siya. Tapos hindi ko alam, mga idol, kung kita talaga sa video, pero ang napakadaming isda, ang lalaki. Sa bandang portion dito, mga idol, bawal maligo dito. Doon tayo pwede maligo. Doon sa yung may ano na yan, yung may linya na yan, diyan lang tayo pwede maligo. Yung mga turista, diyan lang siya pwede maligo. Kasi yung portion dito para sa mga isda yan, hindi nila inaano, hindi nila ginagambala yan diyan. Siyempre, pinipreserve pa rin nila yung lugar. Ang galing. Galing. Nakakamangha naman.
Grabe talaga mga idol, napakaganda. So punta na tayo sa swimming portion dito ng Enchanted River. Magkahiwalay siya, may tali siya dito para sa mga isda yan, nandito sa mga turista yan. Dito lang pwede mag swimming yung mga turista dyan. Dyan yung swimming area. Yan, malawak yung pagsiswimmingan nyo. Ay, hanggang dun. Tapos dito nyo pwede ilagay yung mga gamit nyo. Ayos. Pero hindi na tayo mag-swimming mga idol kasi may pupuntahan pa tayo. Yan. Babay na Enchanted River. Pabalik na tayo sa parking natin. Hindi na tayo naligo mga idol kasi baka gabihin tayo sa daan. May pupuntahan pa tayo. At talagang iniinda ko rin yung balat ko. Sakit. Sabi nga sa sunburn. Napakaganda mga idol. Sana makita nyo rin sa personal yung nakita ko dito sa Enchanted River. Talagang sobrang ganda. Nakakatawa at nakaka-amaze yung kalikasan. Ang galing. Okay mga idol, so kakain muna tayo. Bale, may kainan rin pala dito sa loob ng Enchanted River. So ito yung ano natin, yung lunch. Seafood tayo ngayon. Pusit. Then hindi ko alam mga idol kung ano yung tawag dito. Shell. Ito. Oh. Ewan ko lang kung ano yung tawag nila dyan. Hindi ko alam, pero mukha namang masarap mga idol. So mag-lunch muna tayo bago tayo babayahe. Hindi ko pa alam kung pupunta tayo ng Davao City or Bukidnon. Pinag-iisipan ko pa. Depende sa mamaya. Titingnan ko kapag nagka-signal. Titingnan ko kasi kung ilan oras yung travel para makapag-decide tayo kung saan tayo pupunta. So okay mga idol, so mag-lunch muna ako ngayon. Then tuloy na tayo sa biyahe. Update ko na lang kayo mamaya kapag tapos na ako mag-lunch. Talis na tayo mga idol. Tapos na tayong mag-lunch. Then umulan eh. Kaya pinatila muna natin yung ulan. Biyahe na ulit tayo. May nakita ako ditong ano, air blade natin oh. May nakita akong air blade. Itanong ko mga idol kung baka member ko to ARCPI. Oil blade. Boss. Taga saan kayo? Trento. Ha? Trento. Saan yun? Agusan Sur. Ha? Sa Manila pa ako galing eh. Nag-air blade ka lang? Oo. Oh. Nagbablog-vlog. Matagal na siya yan? Mga 6 months. Ha? 6 months? Ha? Oo. Oh. Nagbablog-vlog. Meron. Ay, kaso naiwan ko sa ano eh. ARCPI ka ba? Member ka ng ARCPI? Wala. Pinapagawa nga nila ako ng chapter dito. Oo, oh, gawa ka ARCPI dito. Ah, kundi pa lang kayo? Oo. Sige, basta. Ingat. Bas. Saan biyahe mo? Pa Manila na? Balik? Hindi pa. Bukidnon. Tapos, mga sud na araw, Manila na, balik na. Sige, ingat ka. May nakita tayong ka-air blade natin pero wala pa daw chapter yung ARCPI dito. Ay putik, andulas. Mga taga rito lang sila. So sa Bukidnon na tayo pupunta mga idol. Yun na yun na pag-desisyonan ko. Hindi na tayo pupunta dito sa La Palmera. Maganda sana yun.
gusto ko rin sana puntahan, kaso ang inaalala ko baka kasi MECQ dito sa Davao City, dahil nga maraming COVID cases dyan, baka hindi tayo makadaan, kailangan nating dumaan sa Davao City kapag pupunta tayo doon, kasi sa Sultan Kudarat ata yan, yung La Palmera. Masyadong malayo yung babiyahin natin, na walang kasiguraduhan kung makakapasok tayo sa Davao City. So hindi na natin ituloy yung punta natin ng La Palmera, kasi baka hindi rin tayo papasokin dito sa Davao City. Baka kailangan dyan ng swab. Expired na yung swab natin. So on the way na tayo sa bukid nun. Hindi ko lang alam mga idol, hindi ko sure kung tama ba tong tinataha kong daan, dahil walang ka-signal-signal dito. Ayan, hindi natin magamit yung phone natin, hindi tayo makapag-Waze. Sana tama yung tinatahak nating daan. Hindi ko pa naman kabisado dito at wala akong idea dito kung asan yung way dito papuntang bukid nun. Pero binalikan lang natin yung dinaanan natin kanina, and sana tama tong tinatahak natin. Hindi ko lang alam kung ilang oras yung babiyahin natin galing dito going to bukid nun. Siguro mga 6 to 7 hours yung biyahin yan. Hindi ko lang sure kasi hindi ko makita sa maps eh. Walang signal. So mamaya malalaman natin kung ilan yung babiyahin natin kapag nagkaroon na ng signal. Sana may madaanan tayo dito na lugar na may signal. Baka kasi naliligaw na tayo eh. Inabutan na rin tayo ng ulan. Medyo umuulan na pero hindi naman siya ganun kalakas. Siya nga pala mga idol, hindi na pala tayo nakapunta sa Tinoyan Falls. Sayang, maganda pa naman sana dun. Nagtanong tayo dito sa mga empleyado ng Enchanted River at sabi nila sarado daw itong Tinoyan Falls dahil maraming nagkaroon ng COVID sa kanila, sa lugar nila, kaya pansamantala sinarado muna to. Sayang hindi natin napuntahan. Napakaganda pa naman ng falls na yan. Pero ayos lang, at mayroon pa naman tayo ang pupuntahan. Okay, may signal lang dito mga idol, at na-search na natin. So babiyahe tayo ng 345 kilometers. At siguro mga 8 to 9 hours yung biyahe natin. Pero yung nakalagay dito sa maps natin, 7 hours lang. Pero syempre, magpapahinga pa tayo, kakain tayo. So magbibigay tayo ng allowance na 2 oras. So time check muna. 12:30 na ng hapon, at inaasahan natin na makakarating tayo sa bukid noon ng mga bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. So airblade natin, nako, mukhang nabibitin sa biyahe. Parang binisik lang ni airblade yung biyahe natin. Ilang araw na tayong bumabiyahe mga idol, at so far wala pa naman akong napapansin na kakaiba sa ating airblade. So mukhang binibasic lang niya yung biyahe natin. Wow, ang ganda naman dito. Ganda ng tanawin. Uy, medyo makulimlim na. Maaga pa naman, alauna pa lang ng hapon, pero makulimlim na dito. Mukhang magagamit na natin yung kapote natin. May mga nakasalubong din ako dito, mga nag-PPH loop. Mga taga saan kaya sila? Pangarap ko rin yan mga idol na mag-PH loop. Pero wala pa tayo kasi yung time sa ganyan. Limited lang yung time natin, kaya hindi pa tayo makapag-PH loop. At saka
limited din yung budget natin. Wala pa tayong ganong kalaking budget para sa PH loop. Ito na nga ba yung sinasabi ko na mukhang magagamit na natin ang ating kapote. Inabutan na tayo ng ulan. Nandito na tayo ngayon mga idol sa Agusan del Sur, pero hindi ko alam kung anong municipality ito ng Agusan del Sur. Pero malapit na tayo sa Butuan City, sa parte na yan ng Agusan del Norte. Okay mga idol, so update tayo. Nandito tayo ngayon sa Butuan City na. Ano kayang tulay ito? Ang ganda. Ayos. So from Agusan del Sur mga idol, hanggang dito sa Butuan City ay maulan. Kaya medyo hindi natin na-enjoy yung pagbiyahe natin. Okay, so update tayo mga idol. Bale, nandito na tayo ngayon sa Misamis Oriental, sa municipality ng Ginguog. At I was so shocked na ganito pala dito. Sobrang dilim, walang halos mga sasakyan na dumadaan. Wala akong mga sasakyan na nakakasalubong. Meron pa ilan-ilan pero talagang bilang na bilang. At pati yung mga kabahayan mga idol, halos wala akong makita. Sobrang dilim. At hindi na rin tayo tinantanan na itong ulan na to. Grabe. Dapat pala nag-check-in na tayo kanina dun sa Butuan City. Hindi ko alam na ganito dito. Nakakatakot. Tingnan mo naman mga idol oh. Grabe. Halos wala kang makita. Sobrang dilim. Walang mga ilaw. Mga signage lang na kumikintab o umiilaw yung makita mo. Bukod dun ay totally dark. Kapag walang dumadaan na sasakyan, talagang sobrang dilim. At mga idol, huwag niyong gagayahin tong ginawa ko na magbiyahe dito ng gabi. Talagang sobrang delikado. Hindi ko mai-advise sa inyo to. At ako sa mga oras na ito ay nagsisisi na nagbiyahe ako ng gabi dito. Sobrang delikado mga idol. Talagang isolated yung area. Ay nako. Ang kawawang rider, may motor, wala namang back ride. Ang kawawang rider, ang brief ko'y basang basa na. Ang kawawang rider, dapat pala mag-check-in na lang ako sa Butuan. Dapat pala mag-check-in na lang. Mag-check-in na lang ako sa Butuan. Idaan na lang natin mga idol sa kanta. At grabe, sobrang hindi ko may paliwanag yung kaba na nararamdaman ko ngayon. Sobrang dilim talaga oh. Tingnan nyo naman oh. Halos wala talaga kayong makita kapag pinatay ko yung ilaw ko. Yan yung makikita nyo kapag nakapatay yung ilaw. Talagang sobrang dilim. Totally dark. Hilarious decision of my life. Siya nga pala mga idol. Bale, napag-desisyonan ko na dediretso na tayo sa Cagayan de Oro City. Doon na tayo mag-check-in. Kasi kung didiretso pa tayo dito sa bukid nun, ay walang kasiguraduhan kung may mahahanap tayo dyan ng mga mapag-check-inan. Kasi hindi ko kabisado yung bukid nun. Dito sa Cagayan de Oro City, medyo kabisado ko yan dahil dalawang taon ako dyan na-assign mga idol. Kaya alam ko na maraming mga mapag-check-inan natin dyan. So, bukas na tayo pupunta ng bukid nun. Bukas na tayo mamamasyal sa bukid nun. Ngayon, target natin is Cagayan de Oro City. Doon na tayo magpapalipas ng gabi. At sobrang giniginaw na ako mga idol. Sobrang lamig. Napakalakas ng ulan. Ayun mga idol, may nakasabay na tayo na truck.
dito. At sobrang lakas na ng ulan, palakas ng palakas. Hindi man lang siya talaga tumigil mula sa Agusan del Sur hanggang dito sa Misamis Oriental. Hanggang dito, sobrang lakas ng ulan. Tingnan nyo naman mga idol, halos zero visibility. Sobrang kapal ng hamog ng fog, sobrang kapal, halos wala akong makita. Sobrang natatakpan talaga yung daan. Napakadelikado ang desisyon sa buhay ko. Lubos kong pinagsisihan to. At hindi ko kailanman may advice o may isasuggest sa inyo na magbiyahe kayo ng ganito dito, gantong oras, lalo na at maulan. Sobrang delikado. Hi, sa wakas. So, update tayo mga idol. Matapos ang mahigit 2 oras, 2 hours of terror, ito na, nakahinga na ako ng maluwag. Nakababa na tayo ng ligtas at maayos, walang galos. Nakababa na tayo sa bundok. Nandito na tayo ngayon mga idol sa Taguloan, Misamis Oriental. So malapit na tayo sa Cagayan de Oro City. Okay mga idol, so nandito na tayo ngayon sa Cagayan de Oro City. Nakapasok na tayo dito. So naka MSCQ sila dito mga idol, kaya mahigpit dito. Gusto ko rin sana explore to Cagayan de Oro City at ipakita sa inyo yung mga tourist spot destination dito. Pero dahil nga MSCQ, hindi natin magagawa yon dahil sarado yung mga tourist spot dito. So sa checkpoint, hinanapan tayo ng swab test. Sabi ko, meron akong swab test pero expired na. At nakiusap na lang tayo sa kapulisan natin na baka sakali pwede tayo makapasok at makituloy dahil nga maulan. At galing lang naman tayo sa Surigao del Sur. So yun, pinapasok tayo. Hindi naman tayo dito magtatagal mga idol sa Cagayan. Bale, makikitulog lang talaga tayo dito. Hanap tayo ng ma-check-inan natin. Nakakuha na tayo mga idol ng room dito sa Cagayan de Oro City. Naka-check-in na tayo. Medyo minalas tayo sa biyahe ngayon. Galing Surigao del Sur hanggang dito sa Cagayan de Oro City. Inulan tayo. Tapos hindi natin inasahan na ganoon pala yung terrain ng daan doon sa Gingoog tsaka sa Claveria, Misamis Oriental. Wala halos mga ilaw, sobrang dilim pala doon. Napakadelikado, umuulan, tapos andulas ng kalsada. Kaya doble ingat yung pagmaneho natin noon. So bukas mga idol, babiyahe tayo, going tayo sa bukid nun. Pupuntahan natin itong Comunal Ranch. Tapos maghanap pa tayo ng ibang mapapasyalan kung meron pa dun. So paano mga idol, magpapahinga na muna ako dahil medyo mahaba-haba yung biyahe natin. Bukas na lang ulit.